Hey guys! Welcome back! Today, sobrang late na ako sa review na to. Pero we're gonna be reviewing the Vice Cosmetics Super Mega Ultra Curl Mascara. Super na, mega na, ultra pa. Tapos, dahil sobrang dami ng reviews in the internet, may kita nyo na lahat ng mga opinions sa mga iba pang YouTubers about this product. Gusto ko siya i-compare sa isa sa mga favorite ko na mascaras, which is the Loreal Lash Paradise. Ito din yung raved about by many YouTubers, both here in the Philippines, pati sa ibang bansa. So, ko-compare natin siya, titignan natin siya head-to-head kung comparable ba sila or not. Kasi syempre, makakatipid ka dun sa isa over the other one. Tapos, we're also having a wear test plus sweat test nitong super ultra mega curl mascara ng Vice Cosmetics. So, if you're interested to know my thoughts and to see a comparison of these two products, please don't forget to subscribe, like this video, follow me on all my social media channels. And now, let's go to my video. So, gaya nga nung sabi ko kanina, sobrang dami ng reviews online. So, i-keep short ko na lang yung information about this product. Yung mga basics lang. So, yung ultra mega, yung super ultra mega curl mascara ng Vice Cosmetics claims na it's volumizing, lengthening, and water resistant. Tapos, yung main ingredients nito is castor seed oil, panthenol. Kailangan ko basahin kasi di ko alam ano yung panthenol. Pero ang sabi dito, yung panthenol, it strengthens lashes and gives extra shine. Shiny ba? Hindi naman siya shiny. Pero baka yung hair, pag walang mascara, mas magiging healthy looking. Tapos, it also has peach leaf extract, which prevents breakage. Yun yung mga ingredients niya na makakatulong sa lash growth and lash health natin. So, yun yung one of the main differences nitong Loreal Lash Paradise with a super ultra mega curl ng Vice Cosmetics. Super ultra mega curl. Kasi, syempre, yung mga waterproof mascaras, medyo harsh talaga siya sa lashes natin. And, may ano siya, anong tawag dun sa ganun? Yung pag masyado mo siyang ginagamit, syempre, magkaka-effect na siya sa lashes mo. Pwedeng mas magiging weak yung strands, yung mga ganyan. And then, price-wise pala, the Super Ultra Mega Curl Mascara of Vice Cosmetics is 295 pesos. While yung Loreal Lash Paradise, it retails for around 500 pesos, I think. Mga 550, ganyan. Pag nagsisale, minsan mababa ng 520, 470. Pero kahit anong gawin mo, mas mura yung sa Vice Cosmetics. So ngayon, titignan natin yung application nila. I'll do layer by layer para makita natin yung comparison when it comes to the lengthening and volumizing aspects. So, let's go to the application. So, curl lang natin yung lashes. Kasi usually naman, kina-curl ko talaga yung lashes ko. So, ba't hindi ko siya gagawin ngayon? Kasi diba like yung ibang people, hindi sila nagka-curl ng lashes. Okay, so let's zoom you in. Tapos, first layer tayo. Yung wand nito is smaller than the Loreal Lash Paradise, which is good kasi mas madali siya i-apply, mas hindi messy. Tapos, it picks up the right amount of product naman. Hindi OA, hindi rin kulang. So, yan. That's the first layer. And, nakikita ko yung lengthening aspect niya. Pagdating sa volumizing, hindi pa masyado. Pero, ang OA nung difference, tignan nyo. Diba? Ang laki nung difference nung left side na wala. Not curled, walang product. Tapos, yung right side is with one layer pa lang and curled na. Ang laki nung difference. Okay, so ngayon, apply ko na sa other side yung L'Oreal din. Let's see kung ano yung magiging difference niya. Curl ko lang din muna. Itong L'Oreal, sobrang mas makapal talaga yung wand niya. So, minsan, ang hirap niyang gamitin. Kasi like, hindi mo makuha lahat ng hairs kasi natatakot ka na, natatakot ka na malagay dun sa eyelids mo or sa skin mo. Ang hirap magsalita habang naglalagay. And there, that's first layer. So, eto, mas volumize siya agad. Sa lengthening aspect, pareho lang sila, I think. Or mas mahaba lang to ng konti. And mas hindi natural tignan. Medyo mas nag-clump yung L'Oreal side compared dito sa Super Mega Ultra Curl. Pwede bang Vice Cosmetics side? So, that's the difference.
Very minimal lang ata siya dito pag tinitignan ko sa screen. Pero live, mas makapal tong L'Oreal side. Mas volumized siya. First layer pa lang yun. So ngayon, second layer tayo nung Vice Cosmetics na mascara. Medyo nag-abot na sila live. Parang medyo parehas. Mas volumized na tong Vice Cosmetics ngayon ng konti kesa dun sa L'Oreal. Tapos, naglengthen pa siya lalo. True to its claim. Totoo yung claim nila. So, very good yun. Ngayon, I'm gonna be applying one more layer of the L'Oreal dun sa L'Oreal side. Tapos, I think hindi ko na to i-apply ulit. Kasi, baka maging clumpy na masyado. Ganun kasi yung formula na to eh. Hindi siya advisable na sobrang-sobrang daming layers kasi nga medyo drying siya dahil nga waterproof. So, apply lang ako one more layer. Tapos, yun na yun for the L'Oreal side. Pero for the Vice Cosmetics side, apply pa tayo one more again. Kasi yun yung sabi nila, hanggang mega curl siya. Ultra mega. Ano ba yung pangalan ulit? Super mega ultra. May ultra pa. Nasa mega curl pa lang siya ngayon. Ayan o. So, nakikita niyan, parang medyo clumpy na. Too clumpy na siya for me, yung L'Oreal side. So, hanggang dito na lang tayo. Ayoko na. Kasi mag-film pa ako ng ibang video. Ayoko naman na parang ang clumpy ng ano ko habang nag-film ako. Again, ang nangyari na ngayon, mas volumized na tong side na to. And lengthwise, hindi siya masyado naglengthen na. Unlike this one, from the first layer to the second layer, naglengthen siya, tsaka nagvolumize siya. Ito, nagvolumize lang. Pero, borderline, nagiging clumpy na siya. So, magsa-stop na ako dun. Ngayon, third layer tayo. Ultra curl na tayo dito sa Vice Cosmetics na side. Ayan na. Ultra na nga. Grabe, naglengthen pa siya ulit. Tingnan niyo yung difference. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero mas lengthened na to. Tapos, pagdating sa volume nila, medyo same na sila. Konting mas volumized lang tong right na side. Konting-konti lang. Nothing drastic naman. Parang medyo parehas pa rin naman yung itsura nila. Pero, lengthwise, na-feel ko na mas humaba tong Vice Cosmetics na side, which is good. Kasi yung claim nila, totoo talaga. Okay, so ito siya. Again, this is the Vice Cosmetics side. Tapos, ito yung L'Oreal side. And, very similar yung itsura nila. I guess yung difference lang talaga nila is yung waterproof aspect niya. It depends na lang talaga kung ano yung mas gusto nyo. Siyempre, ito kasi mas healthy for our lashes. Waterproof, alam naman natin, usually pag nagtatanggal tayo ng waterproof mascara, sobrang hirap tanggalin. Tapos, meron pang sumasama minsan na lashes, which is, siyempre, nakaka-alarm kasi baka biglang hindi na tumubo. Alam nyo naman, may ano din yan. Minsan, numinipis talaga yung lashes natin pag nag-lash extensions or pag, yun nga, laging waterproof mascara yung gamit natin. Ngayon, I want to show you guys a wear test slash sweat test. So, nilagay ko yung, one more time, super mega ultra curl na mascara before I worked out. Tapos, syempre, pinawisan ako, mga ganyan. So, whoosh! Okay, so kakatapos ko lang mag-workout and as expected naman, kumalat siya dito sa may ilalim. Yung, yan o, i-zoom ko konti. Wait, paano ba ito? So, ayan o, kumalat siya sa part na to. Hindi naman kasi nila kiniklaim na waterproof talaga yung mascara. Siyempre, kasi mas focus ata nila talaga na medyo mas healthy siya for our lashes. So, understandable naman yun. Yun, so wala naman akong problem pagdating dito sa taas. Hindi naman siya kumalat doon. Yung lower lashes lang talaga. For me, I'd still have my waterproof mascara. Pero okay to for mga ganito. If I'm filming, if magpipicture ako for something, I like it for that purpose. Pero kung kunyari, alam kong long day, alam kong may event, kahit wala namang events ngayon, wala namang weddings sa pupuntahan ngayon. Pero if mga ganun yung pupuntahan ko, I'd rather still wear the waterproof mascara para lang safe. Tapos ngayon, itry natin siyang tanggalin. Tingnan natin kung parang magsasmudge ba siya lalo or mabilis naman siya tanggalin. Yun, so wala namang problem na kunyari tatanggalin mo siyang ganyan. Hindi siya yung type of... Sandali, lapit mo nga. Hindi siya yung type of mascara na yung pag tinry mo linisin lalong gumugulo yung itsura niya. Hindi siya ganun. Kasi parang namumuo yung formula niya. Which is a good thing. At least may option ka na at least pag kumalat siya, pwede mo lang tanggalin ng ganun. By the way, suot ko pala to for around 2 to almost 3 hours na. Yun lang. And yun, that was the wear test slash sweat test ko.
I like both mascaras. As in, hindi ako parang mas gusto ko to over this one. Hindi siya ganun. Kasi may different uses siya for me. As I've said dun sa wear test ko, yung sinabi ko kanina, may mga occasions na you would need waterproof mascara. Pero if you can, and if hindi naman masyadong oily yung lids nyo, or hindi naman kayo masyadong papawisan sa araw na yun, hindi naman kayo iiyak, walang ganun na mangyayari, pwedeng-pwede yung Vice Cosmetics na mascara. Kasi at least you're still taking care of your lashes. For everyday use, I suggest the Vice Cosmetics mascara. Plus, mas mura pa siya kaysa dun sa L'Oreal. For special occasions where you need longevity, mga kailangan nyo na walang hulas talaga yung eye makeup nyo, go for the L'Oreal one kasi syempre dun tayo sa safe. There! So that's my very short, concise review and comparison of the Vice Cosmetics Super Mega Ultra Curl Mascara with the L'Oreal Lash Paradise. Thank you for watching! If you enjoyed my video, please don't forget to subscribe, like this video, follow me on all my social media channels para updated kayo kung may next reviews or videos pa ako. Yes! I'll see you on my next video! Bye!